What is up guys, MK here, back again with another video. At ayun nga, nalaman na nga natin na tuluyan na ngang mawawala si Binance. So ano ba ang dapat natin gawin? Hindi ko alam. Kinchana. Due to insistent public demand, ayan na. Ituturo ko sa inyo kung paano ba gagamitin si BitGet para ma-transfer natin ang ating Pixel token from Pixel papunta kay BitGet at magamit nyo yun, no? Into real ching. And without further ado, let's do it. Okay, so the first thing na kailangan mong gawin dito is pumunta ka ng dashboard, no? This is also applicable sa mga gumagamit ng mobile phones. Ang kailangan nyo lang gawin is i-download ang Ronin Wallet sa Play Store or App Store at gamitin nyo yung dApp. No, pagpasok sa dApp, ang gagamitin nyo doon is not the wallet app, no, pag kinukonnect nyo. Ang gagamitin nyo is the wallet extension doon sa loob mismo ng app. Ngayon, pupunta tayo ng dashboard. Click nyo lang yan. Okay, pagpunta nyo ng dashboard, mga kaibigan, syempre pupunta tayo dito ng exchange. Okay, bakit tayo sa exchange pupunta? At nakikita nyo, meron lang akong 24 pixel. At bago nyo i-withdraw yan, you have to understand, mga kaibigan, na kakailanganin nyo ng reputation para ma-withdraw ang inyong pixel. Ilan ba yung kailangan nyo na reputation? Based sa Discord, no, ng pixel, mga kaibigan, nakalagay dito, you need 600 points para ma-withdraw ang inyong pixel token. And by experience, mga kaibigan, some of the members of community, ang sinasabi nila, hindi agad nila na-withdraw and it takes up to 72 hours. Okay, bakit tumatagal na minsan ng ganun? Actually, hindi naman ganun katagal eh. Yung mga bagong create na account, no, they need at least 7 days old, no, doon sa pag-withdraw na kanilang pixel token. Okay, bakit kailangan yun? Siyempre, para hindi masyadong mabilis yung pagbaba ng pixel. Hindi, joke lang. Para hindi masyadong obvious na ang habol natin dito would be the pixel. Okay, so babalik tayo sa pixel, mga kaibigan. Pagpunta nyo mo dito, kiklik mo lang withdraw to wallet. Siyempre, re-authenticate mo yan. Tapos, diretso tayo with continue crypto wallet. Ito yung sinasabi ko, no? Sa mga mobile phones, ang i-click nyo po, no? Gamit yung Ronin wallet nyo. Pag ginamit nyo yung dApp, no, yung website sa loob ng app, ang gagamitin nyo po is hindi po yung app, kundi Ronin Wallet Extension. Okay? Okay, once na na-authenticate mo na, next na gagawin natin is click Withdraw to Wallet at minimum of 20 pixel po, no, para ma-withdraw natin yan at maximum, no, na 100,000 pixel token. No, hindi ibig sabihin na per day yan, ha? Hindi po per day yan. Kada isang transaction, no? At kung halimbawa i-withdraw itong 20 pixel na to, it will be go directly to my Ronin wallet. Okay? So gagawin nyo lang dyan, enter the amount na kailangan nyo, click nyo yung submit. Ako hindi ko i-withdraw yan, but again, I'll teach you how to do it. No, click mo lang yung submit at syempre kakailangan mo ng gas fee, no, sa iyong Ronin wallet. Ron ang kailangan mong gas fee. At kapag once na natapos yan, check mo kung mag-reflect ba yan sa Ronin wallet mo. So bago natin i-transfer yung ating pixel papunta dito sa BitGet, eh kailangan na natin mag-register. So meron akong registration link sa description ng video na to at pwede nyong gamitin yon para mas mabilis kayong ma-redirect dito sa landing page ng BitGet. No, pagpunta natin ng BitGet, pwede natin gamitin yung login at sign up. Kung wala ka pang account, click mo lang yung sign up. Tapos, pwede natin gamitin dito yung ating email, mobile phones, or simply, we can just use Connect Our Wallet, no? At yung Gmail, kung meron kang Apple ID account, pwede mong gamitin yan, no? And also Telegram, no? Isa pang magandang bagay dito, mga kaibigan, no? Para, ano, parang hassle-free ka na para makapag-register, is mag-download ka na lang ng BitGet wallet. Disclaimer, hindi ito promotion ng BitGet at hindi ito sponsor ng BitGet. I just want to help you out guys kung paano to. I-download nyo sa Google Play Store o App Store yung BitGet wallet dahil mas madali at convenient yon para diretso at madaling gamitin. Now, one thing na natutunan ko dito is meron pala silang ongoing airdrop, mga kaibigan, once na nag-sign up ka, no, dun sa kanilang wallet. At kung ulitin nyo, mga kaibigan, dito nakakuha ko ng 50 BWB
token nila pag nag-register ka nitong link no sa Facebook page ko. At ano ba ang kailangan mo doon para makuha mo yan? Kailangan mo lang mag-deposit at least $100 no na madideposit mo doon sa BitGet wallet mo para maklaim mo yung 50 BWB. So kung halimbawa ayaw mo namang gamitin, wala namang problema. Kasi gagamitin nga natin yung BitGet wallet na yan para mas mabaling makapag-sign up dito or ma-connect yung ating BitGet account. Okay, once na nakapag-login ka na, sa kahit na namang method na binanggit ko kanina, no, next thing na gagawin natin is kailangan nating ipa-verify yung ating account sa BitGet at maipasa natin yung level 1 KYC. So kailangan mo lang dito ng government ID mo at saka facial recognition gamit yung mobile phone mo or webcam. Yun lang yung kakailangan mo dito and it takes around 60 minutes. Ngayon, pag lumagpas na ng 60 minutes yan mga kaibigan, pwede kang dumiretso dito sa support nila at i-report mo na it takes so much time pag be-verify ng KYC. So once na nagawa mo na yun, gagawin natin magde-deposit tayo ngayon dito. Walang laman tong wallet kasi this is really a fresh account. So click mo lang yung deposit. Pag-click mo ng deposit, ito yung kailangan yung tandaan. Sa kahit anumang platform na gagawin nyo, make sure na yung platform na yon is kinikater yung ganitong type of token. Kasi kung wala silang ganun token at pinilit mo i-transfer yan, masusunog yan. Okay, masusunog yan. May pagkakataon ka bang makuha yan? By experience, wala nang paraan. Okay? So lagay mo dito, pagpunta mo ng deposit, click mo lang tong select coin, pili mo dito pixel. Ayan, click mo pixel. Okay, kasi meron siyang listed na pixel dito. Then yung network na pipiliin mo makaibigan is RON. Kasi sa RONIN wallet natin, kukunin yung pixel natin, no? Click mo lang RONIN dyan, then mag-upper dito yung wallet address mo. So kakapi mo dito makaibigan, minimum deposit nila dito is 0.9 pixel. Grabe naman, sobrang taas! Ayan, copy mo lang. Nag-copy, tapos punta ka ng RONIN wallet mo. So once nandun ka na sa RONIN wallet mo, maibigan, next na gagawin natin is itatransfer natin yung pixel papuntang BitGet. Take note, i-copy mo mabuti, tignan mo yung last 4 characters dun sa wallet mo ng BitGet bago mo i-transfer. So click mo lang yung transfer, tapos enter dito yung wallet address mo, pixel na nakalagay dyan. Enter the amount, gas fee is needed of course, at hintayin mong ma-deposit yan papunta dun sa my BitGet account mo. Ayan, so ginamit ko na yung 20 pixel na pinakita ko na sa video at gagawin natin is itatrade natin yan para mabenta natin na USDT and yung USDT ang ibebenta natin through GCash sa P2P trading kasi walang bumibili po ng diretsyong pixel, no? So pupunta lang tayo dito ng spot kasi doon napunta yung ating asset at pagpunta natin dito, click mo lang tatlong button doon sa gilid at click mo lang dito yung trade, no? Click mo lang yung trade dito, mapupunta tayo sa spot trading. Okay, pagpunta natin ng spot trading, maibigan dito sa may right side, no? Click mo lang yung market. Tapos dito, makikita mo dito yung na-deposit mo o yung meron kang asset. So gagawin natin dito, we gonna sell our pixel token. Okay, sabihin natin yung sell. Ayan, at max amount lang natin kung ilan yung gusto mong ibenta. So we gonna sell 14.05 USDT. Tapos click mo lang yung sell. Tapos confirm. Hintay ka lang ng konting minuto at dumunog na. Ayan. At nabenta na natin ng ating pixel token into USDT. Next naman, ibebenta naman natin yan papuntang P2P trading, papuntang GCash. Okay, so bumalik tayo ng ating asset, no? At itatransfer natin to from spot to funding para dumiretso siya dun sa P2P trading kasi hindi tayo pwedeng magbenta diretso from spot. So gagawin lang natin dito maibigan itong USDT, no? Ito yung pixel kanina, itatransfer natin siya papuntang funding. Okay, click mo lang yung transfer, tapos click mo lang dito from spot, mapupunta siya ng funding. Ayan, funding account. Tapos max amount mo lang, confirm, hintay mo lang ng konti at nalipat na yan dun sa funding account mo. Ngayon, punta tayo ng funding natin dito, funding account natin. Tapos dito, no, pwede nating ibenta na diretso yan. Click mo lang yung sell. Tapos idediretso tayo sa P2P trading. The good thing here is meron silang zero fee, no, para dito. At click mo lang dito sell. Ayan, click mo lang sell. Tapos lagay mo lang amount na gusto mong ibenta. So wala pa siyang 1,000 pesos. Sabihin ko 500. Ayan. Tapos dito, makikita mo dito, no, yung pinakamataas na pwede mong ibenta at may minimum at higher. So for example, katulad nito ni Melvin. Ayan, sabi niya, binibili niya ng P25.5. Ayan, pwede mo nang ibenta sa kanya. Sell, click mo lang yung sell. Ayan, at maglalagay ka syempre dito ng payment method na gusto mo.
Okay, so you have to write your payment method dito, contact number. Ayan. Para magamit mo yun. So, talagay ko yun sa akin. Ayan. So, once na okay na yan, makibigan, hintay mo na lang dumiretso yan sa iyong Gcash wallet bago mo i-release. No? Bago mo i-release. At ganun mo lang i-sell ang iyong Pixel token gamit yung BitGet. And that's it. That is how you sell your Pixel to BitGet. Before we end this video, please like, comment, share, and subscribe to my video if you find this helpful. And don't forget na i-follow ako sa aking mga social, sa TikTok, gumagawa ka ng mga short videos. At dito sa YouTube, nag-i-stream na rin tayo from Monday to Friday by 9 PM onwards. And that's it. This is Master Camonte. See you on the next video. Peace!